it's officially summer season na naman. People are urged again to go to the beach to beat the summer heat. Kaya kami ng girlfriend ko at ng kaibigan namin, we decided to go to the rising and one of the best coastal towns sa Luzon, ang San Felipe, Zambales. This is one of the nearest coastal regions from Metro Manila. Just 3 hours drive lang from Quezon City, makakarating na kayo sa San Felipe, Zambales at may enjoy nyo ang Liwliwa Beach na facing the West Philippine Sea. Kailan taon ka na, tol? Gagi, 9 years old. Wala pa akong kaalam-alam nun. Bike pa lang ang alam ko nun. Pero sa napakaabot kayang halaga, mayroon ditong mga 4 rents na ATV motorcycles na pwedeng sakyan ng kahit sino at malilibot na ang buong village na may samut-saring resorts na may kanya-kanyang specialty at services to offer. So, sobrang dami ng resort dito, kumbaga parang you name it, they have it. Depende sa amount of people, mga pang-isahan, dalawahan, hanggang sa grupuhan, depende sa budget, kung ano yung mga trip nyo, camping, staycation, hotel type, marami dito, may mga pool type, resort type, at kung ano-ano pa. You name it, they'll have it here. This is the place where we stayed sa day tour. Introducing Lot 71. Yung ambience ng lugar na ito ay napaka-peaceful, bringing the modernized bahay kubo team na may dine-in area sa taas para sa mga group meals. Take note, sabi ng owners nito, they promote to take care the environment at halos lahat ng materials na ginamit sa lugar na ito ay recycled at handmade. This is owned and managed by Wendell and Chef Nikki. Tama ka ng rinig, Chef! Kaya lahat ng pagkain dito ay bukod sa mura na, masarap pa, hahanap-hanapin mo pa. Masarap pa. Sarap na shake nila. Parang kagaya lang sa burakay, natikman ko. Ang special sa kanilang mga meals ay ang kakaibang process ng kanilang pagluto. Only here at Lot 71. After ng Chibugan, syempre hindi natin papalampasin ng iba't ibang adventures sa lugar na ito. Hala, gusto kong matry! Uy! Takla! Today, hindi mawawala dyan ang ating yan, syempre, Fujifilm X-H2S from Altitude Digital. Hindi mawawala ang ating mga trip na ganito. Kung walang, yan, mag-drone tayo mamaya, sundan natin yung mga tao. And meron tayo ditong bagong gamit. Ito ang ating Insta360 X3. Pahiram to sa atin ni Altitude Digital. For fun in Liwa, El Samba. Masaya kami, happy, enjoy. Kasi nakaka-enjoy dito. Relax. Saka ako ang stress-free. Maraming water activities ang meron dito sa Liwliwa Beach, pati na ang banana boat, pero ang nasubukan namin ay ang speedboat. Nung una, akala namin ay chill-chill lang. Dala pa nga ni Jaira yung bag niya na may camera eh. Buti na ibalik na sa Pampang bago mangyari ang hindi inaasahan. Grabe! After ng napakasayang speedboat experience, since nasa gitna na rin kami ng dagat, edi tumulon na kami sa karagatan. Salamat po sa Team Gasera sa napakagandang experience. Ang saya ng ATV experience ni Jaira at Marian, di ba? Punta lang kayo sa The Cabins at Liwa and La Cabanas para sa mga motor na ito. Okay, so as you can see,
galing lang kami, kakapatuyo lang namin, and galing na kami dun sa aming second na adventure, which is the speedboat. And as someone na galing sa speedboat, what are your thoughts? Thoughts ko sa speedboat, sobrang ganda. Tsaka hindi ko in-expect na parang ano talaga siya, sumasabay yung like talagang dinudugdug talaga sa alon. Dinudugdug, what's? Hindi kasi kanina meron parang kaming ano. Intense yung feeling. Eh, talagang ganun talaga guys, tapos tumatapon pa sa mukha niya. Oo, kanina kasi yung backpack, may backpack kami na may laman na camera tsaka may laman na mga phone. So sabi namin, iwan lang po namin dyan, hindi naman siguro mababasa. And guys, kapag mag-speedboat kayo, ano, highly recommended na iwan niyo yung mga gamit na mababasa. If meron man kayo mga phones or gadgets, iwan niyo. Okay, iwan niyo na lang kasi for the safety rin. So ikaw, anong thoughts mo sa isang... Nakakahili siya at first, pero abang nag-ano na yung... umaandar na siya, ang saya niyo talaga. Like, nakaka-enjoy. Tsaka, like, dama mo talaga yung pagsampal sa'yo ng alon eh. Diba? Yes. And it was, ano, fun experience talaga. You can go to the beachfront, makikita nyo na sila doon. Halos sa buong dagat na yan, sa buong dalampasigan na yan, yan yung coverage nila. Pwede nyo silang itap, mag-enjoy kayo, and sobrang sulit, sinasabi ko guys. Kung magkano may babayaran nyo doon, sobrang sulit at hinding-hindi kayo magsisisi. On the technical side, ginamit pala namin itong Insta360 from sa Altitude Digital to nang galing, okay? So, pinahiram ito sa atin, which is itong ginamit natin sa ating water adventure dito sa Zambales. Ang thoughts ko dito, sobrang versatile niya, kahit saan mo itutok, usable. You don't have to reframe, you don't have to worry na, ay baka yung shot ko is hindi makuha yung ganito and ganyan. Sobrang versatile niya kasi sa pulse mo na lang siya i-edit, sa pulse mo na lang i-abulin, yung framing, yung shot, yung cropping, and whatsoever. And sobrang ano to, sobrang versatile na camera, and wala akong masabi. Dapat pala sabi ko sa sarili ko, noon pa lang bumili na ako ng ganito. Pero wala pa kasi akong pera ngayon. Pero ngayon pinahiram, pero thank you very much Altitude Digital sa pagpapahiram nito. And enjoy namin ang aming adventure, water adventure, at mamaya pa may mga adventures pa kaming gagawin. And yun, na-enjoy namin. At marami pa kami pagsasamaan ng camera to. Alright. So the sunset hits the clock at ito na ang peak ng Instagrammable time. Kaya Jaira, take it away. Everybody out in the world, stop messing around. Calling all you freaks and nerds, you're just missing what you want. Dito ko na rin siguro tatapusin ng vlog na ito. Payo ko lang. Life is short to settle for less. Escape to your comfort zone. Treat yourself, your family, friends, and syempre, make the best out of your life. Alright? Kita-kits ulit sa susunod. Ano feeling na mag-catch ng drone? Wala. Nag-ano lang ako. Nag-OA lang. Sige, marami pa naman tayong travel videos. Marami ka pang sasaluhin, drone. Yes.